Welcome back sa Magandang Buhay! At eto na kasama na natin si Master Hans para sabihin sa atin kung ano mga pwedeng mangyari sa atin ngayong taon na ito. Sabihin na gusto namin. Yung swerte natin. Ano yan? Yes, simulan natin ang Chinese New Year. Mag-start po ng February 1, 2022. Ang 2022 is the year of the water tiger. May 5 element tayo. Pag ikaw po is pinanganak ng water element, example, water rat, water ox, water tiger, or water monkey, any water element, this is your money or year of wealth element. Pag water element, okay? Pag nasa wood element ka naman, nandito po yung influence mo or yung power. Pagtatakbo ka sa politics, pagtatakbo ka sa control in career, pag wood element yung year mo, meron kang achievement or accomplishment, influence or power. Pag metal element naman po, ang metal element natin this year is the output element. If gusto mong mag-fertility, gusto mong magka-baby, at na yung year, yung element mong year is metal element ka ngayon, is meron kang tinatawag ng mga output. Meron kang bagong trabaho, halimbawa, singer ka, o gusto mo sumulat ng libro, o gusto mo magkaroon ng baby o ng fertility, pagka metal element ka, is meron kang output. Meron tayong, pagka ikaw naman po is earth element, meron kang tinatawag naman na companion, or may friendship, or may collaboration, o may tutulong sa'yo if earth element ka. Pag fire element ka naman, meron kang resource element. Ang resource element is meron ka naman daw po magdadala ngayon ng mga opportunities. Study luck star, wisdom star. Resource element is meron kang magpapautang sa'yo para lumaki yung negosyo mo. Yan yung 5 element. Ulitin natin ha. Meron tayong 5 elements sa 2022. Pag water element, this is your money or wealth element. Pag metal element ka naman, nandito po ang tinatawag nating output, achievement, accomplishment. Pag earth element ka, may mga friendship, may mga tao, may mga companion, may mga taong tutulong sa'yo. Pag wood element naman po, ito po yung tinatawag nating sa wood element this year, meron tayong mga influence, achievement, accomplishment. No? Pagka output naman, output element naman, if metal element ka, marami kang output element ang 2022. Ito po yung 5 element. Pag-usapan natin, ano bang general forecast ng tiger? Ang tiger kasi siya mismo general forecast ng tiger. Characteristic ni tiger, si tiger mismo is very aggressive siya, no? Kung last year 2020 nagtago tayo ng rat, ang 2021 naman si ox naman medyo struggle ng konti. Yes. Si 2022 naman si tiger naman is nandito naman tayo sa hunting mode. Gusto natin magsimula na. Ito na para lumalabas na tayo. Itong tiger na water tiger na to, pinanganak siya o lumabas siya ng season of spring season. So si tiger, hindi siya masyadong aggressive pa rin this year. Ibig sabihin ito, kasi ang aggressive season ni tiger is during the tinatawag nating mainit na season or fire season. Spring season tong tiger na to, so marami pa rin siyang gustong gawin. Pero marami pa rin delays, marami pa rin pagbabagal, o marami pa rin humahadlang sa element o the general chart o general forecast o astrology ng tinatawag nating water tiger this year. Right now, ang pag-usapan natin kasi kanina sa general forecast pa rin tayo, pag-usapan natin ang pag-ibig. General forecast tayo sa pag-ibig if you're single, no? Master Hans, wala pa akong pag-ibig, especially if ikaw'y pinanganak ng dragon, ng snake, yan na may mga pag-ibig star yan. Ang dragon, snake, if you're pinanganak ng year of the pig, this year may pag-ibig ka rin. Year of the dog at year of the horse. Ikaw na yan. Alam mo, parang nag-wait kami ng ano, ng lalabas na number sa loto. Okay, kasi dragon, snake, yan. Dog. Ako earth, ako dragon earth. Dragon earth. O yan, si pag dragon yun, may pag-ibig star pagka dragon ka. Then if you're single, gusto ko ma-enhance ang love star. Ang love star kasi, a love element ng 2022 natin is fire element pa din. If you're single, maganda magsuot ng kulay pink na damit. No? Friday pa rin po, yan po yung star pa rin po na tinatawag nating pang-enhance ng pag-ibig. If you're single, if matutulog ka, your headboard dapat sound is important talaga ang headboard kung saan matutulog. Kasi yan yung mag-activate ng star na gusto mong i-activate. Southeast sector, if you're single, if you want to enhance pag-ibig star, if married naman, masters, mag-asawa kami, lagi kami nag-aaway, no? Last 2020, 2021, may problem ka sa relationship, make sure sa bedroom nyo po mag-asawa, yung southeast sector ay walang clutter, walang kalat. Baka na doon yung toilet bowl nyo. Southeast sector, nandoon yung basurahan nyo. Ayan. Lagyan ka agad ng cure. Halimbawa, sa buong bedroom nyo po, nasa southeast sector, sa bedroom nyo po ang toilet. Ando doon yung basurahan mo. Ando doon yung lagyan ng mga sapatos.
ando doon yung mga kalat mo, this might ruin yung feng shui element ng love and romance na mag-asawa. Yan po yung pag-ibig. Okay, go naman tayo ngayon sa career. Ang patok pa rin ng mga career o trabaho sa 2022 is career ng fire element pa rin. So mga social media, mga ginagamit pa rin ang mga Instagram, mga Facebook, mga social media pa rin, paggagawa pa rin ng mga vlogs. Fire is mga ilaw, fire pa rin is may kinalaman pa rin sa mga pagkain. Sila pa rin yung mga patok na negosyo sa 2022. Ang mga swertihin na sign pagdating sa karera, itong career na to, itong sign na to, ay meron silang swerte pagdating sa karera. Pwede sila maging number one ang Year of the Rat. Nasa kanya kasi ang Victory Star. Ang career also para sa fame and recognition, si Dog, nandiyan po, ang fame and recognition. Si Pig also ay may money star. Si Ox ay ox na ox pagdating sa kanilang career. Si Tiger ay maganda rin po ang wealth, achievement, accomplishment ng mga Tiger ngayong taon na ito. Also, si Horse, ang mga kabayo ngayon ay tumatakbo, umaariba sila ng mga long-term success or long-term opportunity if your Year of the Horse. Let's go naman ngayon. Meron tayong love, meron tayong career. Let's go sa financial wealth this year. Financial wealth, kung gusto mo ma-enhance ang magandang negosyo ng tindahan nyo, Northwest Sector, magandang mag-display ng Tiger. Okay? Lahat ng sign, kailangan mag-display ng Tiger sa bahay, Lucky Charm. Kahit anong sign, except if you're born on the Year of the Monkey. Because the monkey is the direct kalaban po siya ng Year of the Tiger. Paano kung hindi ka Year of the Monkey pero mukha kang monkey? Ayaw pa kayo. Iba yun. Wala yun. Basta bawal po. Ilalagay, i-display po para ma-enhance ang magandang negosyo. Sa Northeast Sector, ilalagay po ang Tiger na to. Dahil si Tiger ay bahay po niya is nasa Northeast Sector. This may enhance. Nandoon also ngayon taon na to ang Wealth Star or Money Star this year. So yan po yung cure natin para ma-enhance natin ang love, wealth, career. Kalusugan naman tayo ngayon. Pag-usapan naman. Kahit anong mukha ng Tiger, ha? Kahit anong mukha ng Tiger. Yes. Let's go with kalusugan. Sa kalusugan side this year, affected po ang kalusugan ng mga Year of the Goat at Year of the Monkey. Goat at monkey, kailangan bantayan po ang kalusugan nyo po. Oh. This year, lahat ng sign, kailangan natin mas maging active, pero nandiyan pa rin si COVID. So, pagsusuot pa rin ng face mask, mag-social distancing tayo, bakuna, vaccination, pinaka-importante, magpabakuna lahat tayo. Importante pa rin palakasin ang immune system, maging active tayo, mag-exercise, mag-socialize, pero may social distancing, mag-umas pa rin tayo. Southwest Sector ay afflicted ng illness star. Ibig sabihin po niyan, pag mahina po ang kalusugan mo, if you're pregnant, if you're mommy, babae ka po at mommy ka po, mamshi ka po, kayo po ay greatly affected ng illness star number 2 na umupo po sa Southwest Sector. Ang cure po dyan, sa Southwest Sector po ng living room, maglagay po tayo ng metal element. Ano ba ibig sabihin metal element? Lata. Pwede kayo maglagay ng lata, lagay nyo po ng mga coins. Alkansya. Bakal po, ilalagay po yan sa Southwest Sector. Ayan po yung mag-cure ng illness star. Siyempre, pag may problema, pumunta pa rin sa doktor dahil doktor po ang makakapag-cure po ng kalusugan nyo po. No? Ayan po yung apat na sector. Yun yung apat na wealth, health, love, career. At ayan po yung apat na pag-usapan doon. At, oy, maraming salamat siya. Si Master Hans talaga ang star ng ating New Year episode. Yes. Maraming salamat, Master Hans. Maraming salamat talagang po. Na-appreciate talaga namin ito at na-invite na namin. Oo. At syempre, maraming salamat din sa mga guests natin for of today. Of course, ang saya.